nakapila na ako sa harap, tapos biglang may sisingit na tao na hindi ko kilala na taga rito. Lagi sinasabi, priority number, pag wala kang priority number, hindi ka makasikaso kahit nakapila ka, ganun. Time check mga kabakbak, 5:40 AM. Sa wakas wala ng ulan. Huminto na, dito na kami natulog ng mga kasamahan ko dito sa motor at saka yung iba naglatag na lang at natulog. Ay, ngayon ay pupunta na kami ng Uy, teka lang. Pupunta na kami ng port para namin kung meron pa bang barko. Ay, shit. At kung halimbawa walang masasakyan kaming barko ngayong oras na to or kung anong oras ay babalik na lang kami, pero kukuha muna kami ng pag-check-inan siguro ng hotel. Sabay-sabay na muna kami pupunta ron. So, alas 8 pa naman yung 24 hours deadline namin bago mag-cut-off yung riding day number 7 natin. Ayan, maliwanag na. Ay, naku. Siguro sa lahat ng biyahe na ito ay itong riding day number 7 yung talagang nasubukan kami. Ay, ay, umaambon pa rin sa lugar na to, Dipolog City. And parang hindi yata gaganda ang panahon dito ngayon dahil maitim pa rin yung kaulapan, patuloy pa rin yung pag-ulan. Hindi pa kami nagbe-breakfast, walang kain, diretso na kagad port. Ay, lamig, lalamig ako. Port of the Bitan, andito na tayo sa wakas. Ay, pansin na kayo at ganito ako magsalata kasi meron nang talaga akong nararamdaman. Medyo ay, lahat naman kami ay nakakaramdam na ng pagod. Sobrang na kami talaga, burnout. Ito na yung dagat. Welcome to Port of the Bitan. Ay, nahinigas na yung kamay ko. Okay, so alamin ko muna kung anong lagay ng barko, kung meron bang barko masasakyan or bukas or mamaya pa. So, ito yung passcut, ang dami rin nag-iintay bibili ng ticket. Pero sarado pa eh. Mamaya, balik tayo. Ay nako mga kabakbak, may problema ako. Yung cellphone na hiniram ko sa nanay ko, wala na. Nauna pang bumigay kaysa sa cellphone ko. Hindi siya lobat ah, pero nag-alarm siya. Wala na lumalabas na display. Pero buti na lang, dito ko lahat sinesave yung picture ng ko, yung mga odometer sa kanya iba pa. Lagi sinusubukan ako ng Philippine loop na to. Grabe. Eh, tapos itong quick charge ko dito sa may compartment, parang may problema na rin. Namamatay. Pag ibang cord kaya, nabasa kasi yung cord na to eh. Yung cord ko na USB Type-C, may problema na rin. Nabasa kasi. Mukhang nag-short na yata to. Ay, naka. Okay na, full tank kasi busy, tapos meron na naman to. Ay, thank you. Lahat ay 577. So ngayon ay nagpipicture kami mismo dito sa tapat ng The Bitan Port. I-end na rin natin yung ating riding day number 7. Ang odometer natin ay 37,900.
58.0. Okay. So, kailangan na natin picturean. Ay, ba mga kapakbak, time check 7:56 and stop your riding day number 8 namin dahil hindi kami makasakay ng barko ngayon. Hirap ng barko dito, ang hirap ng ticket. Ang daming picture sa totoo lang. Ang mamahal pa ng barko dito. So bukas na lang kami aalis at 2 PM pa naman yung aming mismong barko. Bukas ng maga alas 8 ang open para makabili ng ticket. Oops, wait lang. Dito lang kami, malapit lang. So, dahil birthday ngayon nila sa Dick ay pupunta kami sa kainan. Libre niya. Hihi, bakit ang libre? Fiesta ata dito. Wala bang may makakainan dyan? Oh? Uy, ano to? Mall ba to? O munisipyo? Ano kayo? Parang palasyo. Dito yata kami ah. Yari sila sa dik. Beer and Barbecue, Sunset Boulevard, Davao, Dapitan City. Tanungin nyo muna sila sa dik. Nagde-decide na kayo, hindi nyo tinatanong. Nag-decide na kahit kaya, hindi nyo tinatanong sila sa dik. Ede, nag-message sa akin on the way. Kahit saan bro, ano na. Nasaan sa sila sa tik? Diyan. Nasaan dyan? Paalam sa akin. Sige, uwi na daw siya. Uwi na. Ayun din yun. So, itong nakikita nyo to ay karagatan na yan. Doon yung parting port kung saan tayo nang galing. Yun. Eskortan nyo yung ating boss. Ang my birthday. Dito. Palibutan natin to. Saka bro, kinakabahan ka sa kakainin namin ah. Parang minakalimutan yata ako. Minakalimutan ka. Lumalayo, inihila ko lumalayo. Ah, kakanta sila sa dik kaya dito gusto. Kakanta nga pala. Kakanta yan. Lumalayo talaga. Hindi mapakali. Tara, tara. Kaya na ba talaga? Baby na. Wala akong dalang pera nga. Ay, sila sa adik na yung bahala. Wala ka rin dalang pera? Nalimutan ko rin yung akin eh. Ikaw, Ken, may dala ka? May dala ka? Pera? Oo. Meron? Meron? O di kayong dalawa nila sa adik. Kasi, kaya sasagutin talaga nila sa adik yan. Kakanta kasi yan. Oo. Yeah.
Dahil birthday mo, sagot mo to. Birthday mo, sagot mo to. Yun na yung ambag namin, ha? Number 2. Number 14. Sakyan na number 14. Ano pila? Di, may ano, may lista sila tabi. Naka, ano, naka-reserve na yung mga stranded guys. Wala, asking katulog, tumutulog ka naman. Tapos utsos kami, SVB, magpatali mo. Gani ka kuat nikit. Wow, lovely. Sakyan na. Balik raw kaya kung dito ba ako sa ato. Tigula mo din ko. 9:50 na mga kapagpak ko. Kanina pang alas 7 ako nandito ng maga. Kasi nga ang sabi sa amin kagabi ay alas 8 daw yung bentahan ng ticket. Kaso pagdating ko may mga nakapilang dokumento, yung ganito, yung mga dokumento ORCR, eh yung iba pang dokumento ipinila ko na rin. Eh nung nag-open na yung mismong ticketing booth, ang nangyari, meron daw palang priority number. Uy! Ayan, sakit tayo kay Ken. May priority number na binibigay, which is kagabi pa. Eh kagabi pa kami nagtanong, di man lang kami binigyan. May priority number na binibigay sa mga taong pwede lang bigyan. Hindi tayo kasama dun. Kung makikita nyo naman yung sitwasyon dito, wala namang gaano mga sobrang daming sasakyan na katulad nung sa Matlong. Ang layo, bro! Ang layo! Mas madami pang sasakyan sa Lipata kaysa dito. Tapos, yung barko, madami. Dito. Madaming barko. Dito, madaming barko. Unlike sa Matlong kasi, kakunti talaga yung barko. Oh. Tapos, sobrang dami nang sasakay. May nakapark dun. Dalawa. Oo. Oh. Bihira na. Hindi nga hindi natin nakita na may tatlo dun eh. Oh. Dito kahapon, bro. Oo. Oh. Anim. Anim. Anim, bro. Ayun, oh. Kaya, ang nangyayari kasi dito, ibubulgar na namin, nangyayari dito, sobrang dami ng picture talaga. So, yung imbis na dumaretso ka na mismo dun sa ticketing booth na bibili ka ng ticket, eh ang nangyayari, dadaan pa muna sa mismong picture bago ka mabigyan ng ticket. Eh yun yung honest na nangyayari dito. Kaya ngayon, this is the second day, simula na dumating kami kahapon dito. So, pinabalik na kami ni JM, ewan ko parang nakakuha na yata ang ticket dito sa Kukalyong. Pero tingnan natin. Pero maraming salamat pa rin sa tulong ni ano ni Justin. Tumawag sa amin. Shoutout kay Justin Case. At tinutulungan din kami. Bro, may mga tulong na sa rin, bro. Ngayon, meron na. Tatlong oras yung hinintay ko dun, bro. Nakapila na ako sa harap. Tapos biglang may sisingit na tao na. Hindi ko kilala na taga rito. Yun ang nakikipag-uusap dun. Tapos may iba pang kinakausap. No, di ko pa maintindihan. Parang nakikiramdam lang ako. Kung anong nangyayari. Lagi sinasabi, priority number. Pag wala kang priority number, hindi ka makasikaso kahit nakapila ka. Ganun. Time check, 12:46. Sir, maraming salamat ha. Thank you.
Bala pa. Jollibee. Bida, ang saya. Masaya ka, di ba? Yeah, siyempre. Pero kung may time pa kayo di-follow mamaya, pa rin yung di-follow. Aywa, time check mga kabakbak. It's 5:39 PM. And sa wakas, good news, nakabili na kami ng ticket dito. May tumulong sa amin. Ayan, Addison Shipping Lines. Dito kami sasakay ngayon. And binayaran namin each is 1,500. Ayan, okay na, may ticket na kami. And syempre, maraming salamat sa tulong ng mga kaibigan natin dito sa Dapitan. And ito, papakita ko sa inyo yung isang tumulong sa amin. Kung hindi, kasi talagang matatagal lang kami, may stranded kami dito dahil sa sitwasyon na sobrang grabe yung talamak ng Pixar dito. Na parang kahit pumila ka, hindi ka iintindihan nung sa ticketing dahil may priority number pa sinasabi. Ayan. So kasama natin si Rai. Ayan. Si Rai. Maraming salamat Rai sa pagtulong mo, kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi kami makakabili ng ticket, hindi pa rin kami makakalis ngayong araw na to. And syempre, maraming salamat din kay Justin Case sa pagbigay din ng tulong sa mga official ng Fastcut, na ang bilis ng kanilang responde sa mga pangyayari, na yun nga, may mga Pixar dito. Sana maayos na yung kalakaran dito sa Dapitan City. Rai! Maraming salamat ha. Grabe yung tulong mo. Grabe tulong mo tsaka effort mo sa amin. Maraming salamat. And syempre, maraming salamat din kay Sir Edu Ramirez na nagpunta rin dito kanina and pinapakain pa kami ng Jollibee. Yung brad mo si Michael. Si Michael naman is yung nag-asikaso sa amin sa Allison. And magkano lahat? 1,500. Sakto yung binigay natin. Oh, sakto lang bro. Ayun, dyan muna. Anong oras? Papagas ko muna yung ano mo. 8 daw, pwede na raw. 8 PM pwede na daw. Ito, may Jollibee pa, pwede pang kumain. Kain muna. Okay, share your blessings. Jollibee ha? Wala ng gravy. Ketchup na lang. Choo! Oh, dito tayo, dito. Kain ikaw. Oh. Yan! Jollibee yan! Oh, kumain ka dyan. Sige, kain. Jackpot ka ngayon. Nandito ang Hampas Loopers. Time check 7:51, 9 minutes to go and it's already 8 PM and kailangan na namin pumunta sa port dahil sasakay na tayo. Ayan, maraming salamat kay nanay sa pagpapatuloy sa amin dito sa bahay na to. Tatandaan ko tong bahay na to. Uy, daming saging. Saging! Pinge. Okay, dito tayo sa Dapitan Port, pero bago tayo pumasok dito sa mismong gate ay kailangan daw muna ipa-inspection dito sa may guard dito. Sir, gandang gabi. Inspection. Ito sir, ticket. Okay na sir. Okay, sige sir. Sunod ako dito. Agilid. Okay, dito tayo. Inspection. Okay. Teller 1 sir, why? Okay, magbabayad na tayo ng terminal fee doon daw sa Teller 1. 10, 20, 25. Okay. Ito ko lang yan. Makakalis din. How's your temper? Pumaba na naman, okay na. Kanina talaga, nakakainis eh. Tatlong oras akong pinagintay sa wala. Hindi lang tatlong oras ka, kung patay pa nagkantay ba? Kaya nga eh. Ito sir, tubig, laptop. Tapos, ano pa ba? Ito, fire extinguisher, chinelas. Tapos, ito sir, mga damit, iba pang damit. Tapos, ito din. Honda Beat FI. O, 110cc. Thank you rin po. Tapos doon sir, ano na lang yung PPA? 65, okay. Okay. Sige, salamat. Thank you sir. Ayos naman dito sa loob mga kabakbak. Organized sa loob mismo ng port, pero yung sa labas kasi, yun yung may problema kaya nagtatagal. Pero kung ano, mas maganda siguro sa loob na lang ng port yung ano, no? Yung mga ticketing booth. Nang sa ganun, iwas talaga yung mga picture na pumasok. Ito pa mga kabakbak, kung may gas container kayong dala, make sure na walang laman yung gas container. Kasi pag may laman, alam ko, dapat tanggalin yung laman eh. Dapat lahat ng mga gasolina nyo ay nasa loob lang ng fuel tank. Gandang gabi sir. 550. Okay. So dito na pala, mismo magbabayad ng PPA.
Dapat talaga lagi kayo may dalang barya. Mahirap pagka laging buo yung papera. Ito po, 65. Thank you. Yun, okay na. Sir, thank you. Oh, maayos naman dito sa lobby. Doon lang talaga sa labas yung pagbili ng ticket. Diretso tayo ni Dayon, abot sa kanto Lepton, Katabarcoa. Okay, thank you. Thank you po. Naitindahan ko naman ha. Diretso daw, tapos kaliwa. And then doon na yung mismong, ayun ang mga barko. Ayun ang mga kasama ko. Ayun ang dalawa, si Ken and Boy P. Dito na kami sasakay. Woo! Thank you Lord sa mga tulong na sinesend mo sa amin. Maraming salamat syempre. Ray, maraming maraming salamat. Kundi dahil sa'yo, di pa kami makakalis dito. Ay, finally! Makakalis na kami. Okay, 8:23. Tingnan natin kung oras tayo makakapasok ng barko. Eto sir. Thank you. Time check, 10:36. Sa bukas, makakasakay na kami ng barko. Uy, gawa. Woo! Oh, makakatawid na kami ng Visayas. Okay, singit, singit. Okay, dito na to. Paano bestie, dito ka na muna ha. Uy, yung mga nakaano ng pasahero. San tayo tutulog? Punuan ata ah. Ano bro, wala? Mukhang wala yata kaming mahalan. So hiwa-hiwalay muna kami ngayon. At talagang ang daming tao eh. Talagang talaga kailangan nating makisama kung saan tayo hihiga. Hulo. Yung kanina pinag-uusapan namin na dito sa may parting dulo, eh dito talaga kami makakapwesto. Wala, sige, dito tayo. Ganyan talaga. Sana makapagpahinga ng maayos. Maganda biyahe, okay.